Matindi ang pinsalang dulot ng bagyong Ulysses sa Cagayan Valley noong nakaraang buwan. Sa tala ng gobyerno, 8 bilyong piso ang halaga ng napinsalang infrastruktura at nawala sa agrikultura. 24 naman ang nasawi dahil sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Maliban sa nasabing bagyo, ikinuturo rin sanhi ng matinding pagbaha ang pagpapakawala ng Magat Dam ng tubig. Ibinukas ng dam ang 7 nitong floodgates noong November 12. Batay sa PAGASA, nagpakawala ito ng tubig na katumbas ng 2 Olympic-sized swimming pool kada segundo mula alas 5 ng hapon hanggang alas 4 ng madaling araw ng November 13. Sinisisi naman ng mga residente ang ginagawang drilling at access road ng FCF Minerals Corporation sa landslide na kumitil sa 10 katao sa Runruno, Quezon, Nueva Vizcaya. Ayon sa kanila, nagmula umano ang landslide sa itinambak na lupa ng kumpanya sa ginagawang kalsada at drilling pad sa taas ng komunidad. Maliban dito, nasawi din dahil sa isa pang landslide ang 4 na katao sa Baggao, Cagayan. Pinakamalalang naapektuhan ng sakuna ang mga magsasaka sa rehiyon. Bilang pagtugon, naglunsad ang iba't ibang grupo sa Northern Luzon ng relief drive para sa mga pangangailangan ng mga nasalanta. Sa pakikipagtulungan at koordinasyon ng Tulong-Sulong Cagayan Valley na ipamahagi sa mahigit 8,000 pamilya sa Cagayan at Isabela ang mga nakalap na tulong. Sa gitna ng paghahatid ng mga people's organizations ng tulong para sa mga apektadong komunidad, nagpatuloy naman ang pananakot at panggigipit ng militar sa mga ito. Noong November 20, bumungad sa mga naghahatid ng relief sa ilang bayan ng Cagayan ang mga sakong nakasapit sa daan na nagpaparatang sa mga progresibong grupo bilang front organization ng CPP-NPA. Noong December 2 ng madaling araw, sapilitan namang pinasok at hinalughob ng mga militar at pulis ang tahanan ni Isabelo Adviento sa Barangay Karupian, Baggao, Cagayan. Si Adviento ang kasalukuyang regional coordinator ng Anak Pawis Party List at tagapangulo ng Dangayan, Cagayan Valley. Kasabay ng nasabing raid ang illegal ding pag-aresto kay Amanda Etchanis na kasama ang kanyang isang buwang sanggol sa parehong lugar. Si Etchanis ay community organizer ng Amihan Cagayan at anak ng pinaslang na tagapangulo ng Anak Pawis na si Randall Etchanis. Ayon sa 5th Infantry Division, sasampahan sina Adviento at Etchanis ng kasong illegal possession of firearms, ammunitions, and explosives dahil sa mga nakuha umanong armas at pasabog sa kanilang mga tahanan. Bago pa ito, walang humpay na ang red tagging at pananakot sa mga leader at kasapi ng Dangayan at Amihan. Ang mga nasabing organisasyon ay bahagi ng Tulong-Sulong Cagayan Valley na nangangalap at naghahatid ng relief at rehabilitation materials para sa mga nasalanta. Sa isang panayam, sinabi ni Adviento na magpapatuloy ang kanilang paghahatid ng serbisyo at tulong sa mga nangangailangan sa kabila ng panggigipit sa kanila. Aniya, wala silang nilalabag na batas at hindi krimen ang paghahatid ng tulong sa mamamayan.